Welcome to Donmar TV News Channel. Kathang isip at guni-guni. Ito ang naging reaksyon ni Senador Bongco sa mga nagsasabing ang posibleng motibo ni Pangulong Rodrigo Duterte kaya gusto niyang tumakbo bilang Vice President ay para maging successor president sakaling umayaw o bumaba sa pwesto ang mananalong presidente. Ito rin umano ang dahilan kaya si Senador Go ang gustong maging standard bearer o running mate ng Pangulo dahil pwede siyang kausapin na mag-resign sakaling manalo. Isa si Congressman Edsel Lagman sa mga nagsabi ng senaryong ito. Ang sagot ni Go, katang-isip lamang po yan at yan po'y guni-guni nyo lang po. Unang-una, I am not a candidate. Hindi po ako interesado tumakbo bilang isang pangulo. Pangalawa, kung sakasakali mang mangyayari yung iniisip ninyo, mismo si Pangulong Duterte ay hindi papayag na bumitaw sa pwesto yung nanalong pangulo kung sakali mang siya po ay maging vice presidente. Pangatlo, sino ba namang presidente ang magre-resign? Pangapat, sayang naman at nanalo na siya at nanalo na po yung tandem, bibitaw pa yung isa. Sayang naman po yung pinaghirapan nila at sayang naman po yung tiwala ng taong bayan na binigay sa kanila. May sarili anyang disposisyon at rason ng Pangulo kaya gusto pa niyang manilbihan sa taong bayan. Si Pangulong Duterte naman bilang kandidato as Vice President, marami pa siyang unfinished business at marami pa po siyang maiambag para sa ating bayan. Palagi naming nirerespeto at isinasaalang-alang ang gusto ng sambayan ng Pilipino at kung ano ang makakabuti sa kanila, kung sino ang iboboto nila at mananalo sa susunod na eleksyon, yun ang dapat mamuno sa bansa bilang Pangulo. Kung sino man ang manalo, bakit naman siya magre-resign kung siya ang pinili ng tao? Aniya, sa bandang huli, ang mananaig pa rin naman ay ang kagustuhan ng publiko. Anyway, ang taong bayan na po ang huhusga. This is democracy. Meron naman po tayong eleksyon. Ang taong bayan po ang boboto at pipili kung sino ang gusto nilang maging pangulo at pangalawang pangulo. Salamat po. May sagot na po si Senador Manny Pacquiao. Ang sabi niya, hindi politika kundi ang pagpasok ng Delta variant sa Pilipinas ang dapat daw pagtuunan ng pansin ngayon. Okay. Iba talaga. Oo. Ito nangyari, di ba? Nung weekend, so nagsalita si Pangulong Duterte about yung sa issue nila Pacquiao tsaka nila Coco Pimentel. So sinabi niya na ang problema kasi dito kay Pacquiao, wala siyang alam. At ang problema naman dito kay Coco Pimentel, parang kung ano-ano lang, mali-mali ang diskarte. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. Which is true, bakit to? Dahil sa, nag-appoint, parang ganun, ginawa niyang appointment ang pagiging presidente ni Pacquiao. Diba? Na acting president. Without any election sa kanila. Which is mali, yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ngayon naman, sumagot naman si Pacquiao pagkatapos magpulong ng PDP. At ang sagot ni Pacquiao, dapat daw yung Delta variant ang inaasikaso. Ang kapal ng mukha, sorry. Nung nauna ko, bakit ikaw na andyan nagbo-boxing? Hindi ba? Anong trip mo? Ikaw ang boss? Ganon? Ang lakas mo makaano na, hindi dapat pa... Una, tingnan nyo na lang ito. Bago ka umalis, puro politika inasikaso mo. Binatikos mo si Pangulong Duterte ang kanyang administrasyon. Napaka-unfair yan sa buong departamento ni Pangulong Duterte. Napaka-unfair ng ginawa mo. Nagbitaw ka na kesyo corrupt. At bago ka umalis, binanata mo pa yung mga ibang department without any proof presented. Anong proof? Yung papel. Hindi ho proof yan. Papel ho yan. Sunugin natin yan. Papel ho lang yan. Walang proof. Umalis ka. Okay? Tapos, anong ginawa mo? Namulitika ka bago umalis, di ba? Pagdating mo dyan, nagbo-boxing-boxing ka.
Oh. Tapos, nung binatikos ka at tinanggal lang ka ng posisyon dahil hindi ka naman dapat talaga maging pangulo ng PDP, ano ginawa mo? Sasabihin mo, dapat ayusin yung Delta variant, yun ang pagtuunan ng pansin. Sino ba nagsimula? Ikaw, di ba? Ikaw yung nagsimulang kurap ang gobyerno. Ikaw ang nagsimula ng kung anong pagbibintang sa gobyerno ni Duterte. Tapos sasabihin mo ngayon, dapat ang inangkasikasyo ng gobyerno itong Delta variant. Alam mo may katono siya. Alam niyo kung sino? Si Robredo. Ganyan ang tono ni Robredo, di ba? Ang ano gagawin ni Robredo? Babanatan si Pangulong Duterte. Tama, mali. Oh. Pagbanat niya kay Pangulong Duterte, dudurugin siya ni Pangulong Duterte. Sasagot si Pangulong Duterte. Ano mangyayari? Oh, kung alam niyo na yung cycle. Oh. Sige nga. Kung sige, ano mangyayari? Sasagot yung amuyong niyang ano, spokesperson niya. Ang taga-rescue yung ano niya, spokesperson niya eh. Pag pansinin niyo to, pag sumasablay na si Robredo, pag mali-mali na yung sinasabi at binanata na siya ng mga tao o mga especially ni Pangulong Duterte, anong mangyayari? Biglang mag to the rescue yung kanyang spokesperson. At alam mo, isa lang ang sagot. Ano? Bakit ba yan ang inaasikaso ng gobyerno? Dapat ang inaasikaso dyan itong pandemya. Di ba? Tama, playing victim. Ganyan sila lagi eh. Babanat, tapos pag nag-retaliate sa kanila yung binanata nila, sabihin nila, bakit hindi yung pandemya kasi kasuhin? Oh. Gumagaya na si Pacquiao eh. Nakakainis lang, di ba? Parang sorry, pero ganun na nangyayari eh. Every time. Masarap sigurong banatan yung ano. Ganun yung banatan ko kaya talagang durug-durug yung mga ano. Tapos pag sinagot nila ako, sasabihin ko, bakit hindi pandemya kasi kasuhin nyo? Sumagot lang eh. Diba? Sinagot lang yung akusasyon mo. Lahat ng banat mo sinagot. Okay? Yung mga inaakis mo na keso sa distribution ng vaccine, problema sa ganito, sinagot ng gobyerno. Pagsagot ng gobyerno, bigla sasabihin mo, bakit ako binamanatan mo? Bakit hindi yung pandemya kasi kasuhin mo? Oh, sinong ganyan? Di ba si Robredo? Isko. Ikaw naman Pacquiao, talagang pinagaya mo pa si Robredo. Pagkatapos mong bumanat bago umalis dito, tapos ganyan boxing-boxing na inaatupag mo, sasabihin mo, bakit ang inasikaso niya yung ako hindi yung Delta variant? Wala ka, uy. Pagbihira. Ng gobyerno, sa isang pahayag, sinabi ni Pacquiao na dapat prioridad ngayon ang pagbabantay sa mas nakakahawang Delta variant. Oh. Bahala na raw sila Secretary Cusi at iba pang miyembro ng PDP laban kung sa tingin nila ay mas importante ang politika. Tanong pa niya, sa huli, sino raw ba ang sasamahan ng taong bayan? Ang sabi naman ni Senador Coco Pimentel, dumadaan sa pagsubok ang kanilang partido. Ang importante niya ay manatili silang malakas sa ilalim ng liderato ni Party President Senator Pacquiao. Magpapatawag din daw ng National Assembly sa Setyembre. Magandang balita mga kapuso. Ano ba yun? Kahit ano pa man ang oras, ano ba? Napapanood ang 24 hours weekend at iba pang newscast sa youtube.com/... Sandali lang. Ay nako. Anyway, isa pa nga, isipin nyo pa to, isa pang style nito ni Pacquiao, di ba? Na keso ang babanat niya yung pandemya na kung ano yung meron tayo. Tama, yan ang kanyang banat eh, di ba? Na dapat asikasuhin yung pandemya, dapat itong Delta variant. Ha? Okay ka lang? Ang gobyerno, busy inaayos yan. Alam nyo, bago pa nga dumating itong Delta variant, di ba? Inasikaso na ng IATF yung mga healthcare system natin. Inaayos na ng IATF yan. Tapos lagi, ako na-appreciate ko yun, lagi nagmi-meeting ang IATF at pati yung mga MMDA, mas aktibo na sila, nagmi-meeting yung mga mayor, di ba? Lagi yan, regular yan, pinag-uusapan eh. Last week pa lang, hindi lang natin tinatopic kasi wala pa namang masyadong mainit na topic tungkol dyan sa Delta variant. Pero last week pa lang, pinag-uusapan na huyang response
sa Delta variant. Pinag-uusapan na rin kung saan ilalagay. Naalala nyo, di ba? May mga lugar na nagsisurge yung COVID. Mismong si Galban, ano pangalan nun? Si Sec Galvez, sabi niya yung mga darating na mga vaccine, malaking porsyento ilalagay natin doon sa mga lugar na nagsusurge yung ano, tumataas yung COVID. Ibig sabihin, systematic yung ginagawa. Ibig sabihin, inaayos na noon pa lang. Bakit mo sasabihin ngayon, ay dapat inaasikaso na... inaayos na last week pa lang eh. Wala pa nga yung Delta variant dito, inaasikaso na. Bakit kayo... ba't hindi ayusin nyo? Asan ka? Ah, nga pala, nagbo-boxing ka, hindi mo alam. Okay. Nagtitraining nga pala siya. Okay, nagtitraining. Huwag mo nang pansinin, ha? Ah.